Far Signs, welcome dito sa ating channel, YouTube channel or Facebook page, kung saan po kayo nanonood. So, ito yung reading mo for the third week, no? January 15 to 21. Far Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Titignan natin ano ba itong mga paparating sa iyo, mga possible na kakaharapin mo or paparating sa iyo ngayong January 15 to 21. Wow! May news! Paparating sa'yo. Sana good news yan. Someone will behave stupidly. Yan. May mga taong nakakainis. Whether apektado ka sa pagiging stupid nitong person na to, sino man, no? Ewan ko ba, minsan gusto ko nang tanggalin tong card na to kasi lakas mang okray. Pero yun na nga, may ganyang person, may encounter mo itong third week. May new opportunities din, wow, opportunities, possibilities, and paths na magbubukas para sa iyo. So, brace yourselves, Far Signs. Someone is extremely stubborn. Ito yun. Kung sino itong turkey na to, nagbe-behave stupidly, siya yung matigas ulo rito. Ayan, no? Extremely, take note, sobrang tigas ng ulo. Sobrang tigas ng ulo na itong person na to. Yan yung ikakasakit ng ulo mo na itong third week. Wow, merong iba, spiritual development naman, enlightenment and awareness and understanding. Okay, alin man dun sa mga binanggit, no? Pwedeng iba sa inyo dumadaan kayo sa spiritual awakening. Kasi awakening to, ayan, no, may pagiging aware, understanding. May torch, ibig sabihin magkakaroon ng kaliwanagan sa sitwasyon ninyo. Kung hindi man ito about spiritual awakening, may mga marireveal dito or mabibigyan ng answers or clarity. Huwag ka daw aatras from opposition. Kung ano man itong kakaharapin mo, magpakita ka ng lakas, ng tapang. Wow, may success na naghihintay sa iyo third week. Expect success, Far Signs, no? Guaranteed success. So kung may mga pinaghihirapan mo right now or in the past months, weeks or year, no? Ito 'yung magdudulot sa inyong success. Deep personal strength and peace that assure success. Ano ba? O 'di ba? Dalawa na 'yung card mo nagsasabi sa iyo. No, basta hindi ka umatras dito sa laban na to, kung ano yung kakaharapin mo, guaranteed yung success. Huwag mong sukuan yung mga ginagawa mo na yan. Okay? So, ano pa? When it comes to your love life naman, tignan natin. You deserve love. You are lovable. Wow! Okay, baka naman ikaw ay makaka-receive ng affection, love, attention. Hindi natin alam, pero you deserve love. I-remind mo yan sa sarili mo kung nakakalimutan mo. Diba, true love? Love talaga. Love yung marireceive ng iba sa inyo. At itong love na to ay true love. Kaya kung may nagpaparamdam sa inyo dyan, may papasok sa buhay nyo, malamang magiging true love yan. Wait lang, kuha ako ng ibang cards, guys. Silipin natin pagdating sa pera or career. Kuha tayo ng cards. Ayan. Pera or career. Ayan, excuse me. Yan. Pagdating naman sa pera, career, negosyo,
third week. Oh, maraming overtime. Siguro iba tambak yung trabaho ninyo. Pero kasi, minsan overtime, ibig sabihin marami ka rin kukubrahing overtime pay. Ayan, so napakasipag ninyo or sadyang tambak lang sa trabaho. Ah, yung iba dito, training. Oh, JT internship or leveling up, nag-upskill kayo, no? Learning something new, nagdadagdag ng skills, bagong kaalaman, bagong experience. O yan, pwedeng iba, bago kayong pasok sa work. No, pwedeng tinitrain nyo pa lang yung sarili ninyo dyan. Dali, papatay ng iba pang cards. And tarot cards naman. Okay, ano pa ba ibang surrounding energies dito? Para kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Uy, Scorpio energy. Death card. Ending ito, guys. Pag nakikita nyo to, tandaan nyo, hindi ito physical death, like kamatayan ng tao. This is more on it, pindi sa katawan yung pagkamatay. Iba eh. Transformation kasi ibig sabihin yan. So, yan. Pwedeng may mga tumadaan kayo sa transitioning or transformation. May mga pagbabago sa sarili nyo, sa buhay nyo, sa sitwasyon ninyo. No? Kung ano man yung mga changes na yan. Welcoming new change. And Ace of Swords. Magiging successful ka talaga. Ayan, no? Guaranteed success. Ayan. Makakahanap ka ng solution sa problem mo kagaya dito, deeper personal strength that assures success. Basta huwag kang magba-back out kung ano man yung mga difficulties na kakaharapin mo kasi most likely makakahanap ka ng breakthrough ng solution dyan and magiging successful pa rin yung outcome, no? So if you are seeking truth or clarity, eto na rin yun. Ito na yung kasagutan ng torch and sword. So, may mga bagay na mabibigyan ng kasagutan ng kaliwanagan. Five of Pentacles. Okay. Okay. Rejection ito eh. So, yung tipong pwedeng you're feeling alone, abandoned, forsaken. So, pwedeng ganon. Pwedeng iba sa inyo dito, may abandonment. No? May feeling na may mare-reject kayo, yon, either yon. Or, pwede kayong magkakaroon ng difficulty pagdating sa pera. Okay? Pero this is just temporary. No? And for your closing message or advice, yan na natin. Ano ba yung advice para sa inyo itong third week? The situation will improve, o diba? Sabi ko nga sa'yo, huwag kang susuko dito, huwag kang aatras. Makakahanap ka ng solution sa problem mo. Ayan, the situation will improve. Yun din siguro yung pinapakita ni Death Card. May pagbabago. No? Ano pa? Forgiveness. Either by you. Kailangan, sino bang kailangan patawarin o humingi ng tawad? Kung makaka-receive ka man o ikaw mismo yung mag-a-ask ng forgiveness. And you're ready. So yan, para dun sa mga nagpapatumpik-tumpik, nagpo-procrastinate, mukhang handa ka naman na kung ano man itong kakaharapin mo. No? Mukhang prepared ka dyan. So kung ano man itong darating sa iyo, paparating sa iyo, problema man yan or what, mukhang handa ka naman para harapin yung mga yan at i-receive. Okay? Thank you so much for being here, Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to like and share. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube, don't forget to subscribe. Yung mga hindi pa naka-like and follow sa aking Facebook pa, like and follow. Personal readings, mag-direct message po kayo sa aking FB page. Take care, God bless.